So what's up sa inyo mga kaibigan? So ang pag-uusapan natin ngayon ay usapang bait, no? So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mod na sikat ngayon. Ito ang Mekman Nano. Ayan mga kaibigan, Mekman Nano 90 watts RDA kit. Ayan mga kaibigan, so ito yung kit ng Mekman Nano. So, i-unboxing natin to. Quick unboxing mga kaibigan. So, tignan natin kung ano yung mga laman nito. So, yun. Let's go. So, ito na nga mga kaibigan, yung Mekman Nano 90 watts RDA kit. Ayan siya mga kaibigan. So, sa box, ayan. Makikita nyo yung page ng ring ko sa Facebook, Twitter, IG, tsaka sa YouTube. Ayan, nakalagay dyan. Tapos meron tayong scratch dito na in-scratch ko na kasi chinek ko to kung legit. Legit naman siya mga kaibigan. So yun ang maganda kasi machecheck nyo kung legit. Tapos meron dito www.ringko.com. Ayan. So ang kinuha natin mga kaibigan is yung Indonesia flag. Ayan. Ito yung red and white mga kaibigan. So ayan, buksan na natin. Ayan mga kaibigan. So ang unang bubungad sa inyo is meron kayong makikitang Ringko manual. Ayan, manual. Warning, ayan pala, warning. Tapos certificate. Ayan mga kaibigan, certificate. Tapos meron din kayong battery, kung okay pa ba yung battery nyo. Ayan, dapat may balot pa rin siya, dapat ganito, wag yung ganito, wag yung mga natatanggalan na ng balot. Tapos meron sila yung bibigay na Manto XR8, ayan, na brochure. Nakikita nyo dito yung mga bagong model ng Manto. Ayan, so ito yung sa atin ngayon. So yun lang, pagkatapos itong manual, bubungad na kagad sa inyo yung mod. Ayan siya mga kaibigan. Diba? So, ayun. Ang unang makikita natin dito is yung mod na agad pagkatapos nun. So, ito yung kanyang RDA. So, meron na siyang RDA mga kaibigan. So, ito yung RDA na gawa pa rin ng Ringko. Ayan, may logo ng Ringko mga kaibigan. Ayan. So, may RDA siya. Ayan. Sila mismo yung gumawa nito. So, punta tayo sa mod. So, ito yung mismong mod mga kaibigan. So, parang isang dangkal lang siya mga kaibigan. Pero okay naman siya. Kasi, saktong-sakto. Ayan. Saktong-sakto lang siya. Rubber and plastic tong housing niya mga kaibigan. Ito, rubber. Rubber at ito, plastic. Ayan. Plastic siya. So, makikita nyo sa ilalim yung mga vent hole. Ayan. Battery vent hole. Ayan. So, ito yung design. Ayan. So, ito yung ating 510 port. Ayan mga kaibigan. So, ito pala mga kaibigan is single battery. Ayan. Single battery siya mga kaibigan. Ayan. Single 18650 battery. So, meron siyang sticker ng QC pass. Ayan. So, ang nagustuhan ko dito ay meron siyang ganito para hindi ka mahirapan magkabit at mag-alis ng battery. Ayan. Saka yung plating niya mga kaibigan sa paglalagay ng takip is magnetic. Ayan o, magnet. Ayan, so magnetic. So, maganda rin siya. Ayan. So, gaganon nyo lang mga kaibigan. Dito nyo tatanggalin sa baba. So, maganda to kasi sobrang kapit. Hindi siya nalalaglag. At saka walang alog. Yun ang nagustuhan ko, walang alog. So, itong sa harapan niya, firing button niya mga kaibigan is rubber. Ayan. Rubber. Ayan, rubber siya mga kaibigan. Tapos ito, meron siyang light indicator. Kung full charge, low bat mga kaibigan. Kung low bat siya, kulay red. Kapag full charge is kulay white. Tapos merong USB port. Ayan. So, ang alam ko dito is pang upgrade lang to mga kaibigan. So, yun lang. Ayan yung design niya. So, ibang makikita pa natin dito. Alisin nyo lang tong styro. Ayan. So, meron tayong kasamang pang-upgrade USB cable. Ayan. USB cable. Tapos, meron din siyang tools.
Ang nagustuhan ko dito mga kaibigan is yung RDA niya, may libre siyang mga tools na kung sakaling na-loose thread yung ano nyo, yung pihitan, pagkabitan ng coil, is meron kayong pamalit. Tapos meron din siyang flat screw kasama. Ayan, may flat screw kasama. Tapos meron din siyang o-ring. Ayan, may mga o-ring. Ayan, may mga extra siyang tornilyo. Ayan. Tapos Mekman manual. Ayan lang, Mekman manual. Ayan, ipapakita nila dyan. Ayan siya mga kaibigan. Baliktad sa mod mga kaibigan. So ito, ayan. So lalagyan natin siya ng battery. So meron tayo dito LG Choco. Ayan, positive, may positive sign din siya mga kaibigan sa taas. Ayan, positive, negative, para hindi kayo malito. So ito po yung positive, ito naman yung negative, no? So ikakabit natin siya. Ito palang kabitan niya is spring type. Yan ang nagustuhan ko mga kaibigan, spring type, para hindi madaling masira. So ikakabit na natin. Ayan, pagkakabit ng battery mga kaibigan, automatic mag-on na siya, no? So kung papatayin nyo, 1, 2, 3, 4, 5, ayan, mag-off na siya. 3 blink mag-off. So naka-off yan mga kaibigan, hindi nyo mapa-fire. So pag i-on nyo, 5 clicks din mga kaibigan, 1, 2, 3, 4, 5, magbi-blink siya ng 3 times, tapos naka-on na yan mga kaibigan. Ayan, so ikakabit na natin tong atomizer. Ayan, ayan. So ganyan ang itsura niya pag meron siyang atomizer. Ayan. Mga kaibigan, so yun yung unboxing natin ng Mekman Nano Kit. Ayan mga kaibigan, so nag-build na ako dito, gagawan ko ng panibagong video kung ano yung build na ginawa ko dito, at tuturuan ko na rin kayo kung paano mag-build. So siya mga kaibigan, kalahating charge lang yung battery. Ayan, so malakas siya mga kaibigan kasi 90 watts siya. So kasi nung nag-vape ako ng galing ng Geek Vape na Aegis Legend, yun yung pinaka unang vape ko mga kaibigan, is ang ginagamit ko lang na watts dun 50 watts. So ito naka parang naka automatic 90 watts siya mga kaibigan. Ayan. So lasang-lasa mo yung juice siguro dahil sa build ko yan. So yan mga kaibigan, natutuwa ako kasi ang liit niya lang, pero ang lakas niya, no? Tsaka kit na mga kaibigan, so pag umorder kayo nito, gagamitin nyo na lang, no? May libre rin siyang battery mga kaibigan. So yan, parang nagustuhan ko to, Mekman Nano Kit. Ayan mga kaibigan. So huwag nyong kakalimutan mag-comment, mag-like, share, and subscribe. So hanggang sa muling video mga kaibigan. Peace.